Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, another kitaan naman po ang isi-share ko sa inyo gamit lamang po ang inyong Facebook. Oo, tama po kayo narinig. Pwede po kayong kumita gamit lamang po ang Facebook account nyo. So kung mayroon kang Facebook, congratulations! Panoorin mo tong video ito dahil ituturo ko po sa iyo kung paano po i-on or paano po magkaroon ng kita gamit lamang po ang Facebook account nyo kahit wala kayong Facebook page. So kung interesado ka, sundan mo lang ang tutorial ko. So without further ado, let's go to the video. So hi guys, ito na po yung tutorial kung paano po magkaroon ng kita ang ating Facebook. So first po ay i-click po natin itong ating Facebook. By the way guys, ipakita ko na muna sa inyo para maniwala kayo na kumikita talaga po ang aking Facebook. So i-click ko po itong profile ko. Papakita ko lang po sa inyo ah. Then i-click nyo po itong tools na to, view tools. Then i-click po itong monetization. By the way, ipapakita ko lang sa inyo guys ah, para maniwala kayo, baka sabihin nyo nag-joke or nang e-etchos. So ito po, your tools. Ito lang po ang available ko ngayon, stars. So paano ba talaga yan? Yan, pakita ko. Yan, tignan nyo guys. Meron ako ditong earnings na $0.99. Then, ang star po nyan, katumbas, ay 99 stars. So, kikita ka po dito kapag may nagbibigay po ng stars sa mga reels mo or sa post mo. So, paano ba talaga magkakita, ha? So, paano ba talaga magkakita? Ganito po ang gawin nyo. Wait, iba ko. Iba ko muna yun na. Ganito po yun. Yan. Just for example, nandito na tayo sa ating sa ating account. I-click po natin itong profile. Sundan nyo ah, ito na po yun. Then, pag na-click nyo po yung profile nyo, i-click nyo po itong tatlong dot sa gilid. Yan, tatlong dot sa gilid. Nasundan po ba? Then, pag-click nyo po ng tatlong dot sa gilid, hanapin nyo po itong turn on professional mode. I-turn on nyo po yan kasi sa akin po naka-turn off na po kasi naka-turn on na yan. Kung hindi pa po yung naka-turn on, ang nakalagay po dyan ay naka-turn on, hindi po naka-turn off. So hindi ko na po yan i-click kasi kapag clinic ko po yan, mawalan po ng sa isa yung ginawa kong mga reels and videos, mawalan po yun ng star dun sa taas. So ayun guys, ganito yun, back natin, ganito yung makikita mo kapag eligible ka na meron na talagang kita ang sa inyong Facebook. Magkakaroon po yun ng message. Magkakaroon ka po ng notification kay Facebook na eligible ka na doon, na magkakaroon ka na ng kita sa videos mo na ina-upload sa Facebook at mga reels mo. So, eto na po yung sa akin. Wait. I-click po natin tong i-click po natin tong profile ko. Dito mo makikita yun. Then, click mo itong more. Pag click mo po yun more, dito, i-click natin tong reels. Itong reels. Yan. Tignan nyo po yung reels ko. Kapag clinic ko po yung reels ko dyan, pansin nyo po dyan ay meron po tayong ito, give star. Meron pong give star. Baka maano po tayo, baka natin. Meron pong mga star na yan. Lahat na po yun yung mga star. Ano po pansin nyo? Sige po, may star na po siya sa gilid. Kapag gusto ka pong bigyan ng star, click lang po nila yan. Kapag clinic na po nila yan, pagpunta po sa inyo yung account, yung star na pwede ma-convert sa dollar. Then, pwede ma-convert yung dollar sa peso. So, mag-earn ka talaga. So, kung nagtatanong naman kayo guys, kung just for example, pumunta kayo dito sa account nyo, ito, pumunta kayo dito sa account nyo, then wala ito, kung wala ito, turn on professional mode, wala yan sa account nyo, natural lang yung guys. Kasi sa akin dati, ay hindi rin yan visible. Wala rin sa akin turn on professional mode na ganyan. Ngayon ko lang talaga nalaman ngayon 2023. So, ang gawin nyo guys ay ganito. I-back natin. Kapag wala lang yun ah. So, ang gawin nyo ay i-click nyo itong sa gilid. Ito. Itong profile sa gilid. Yung tatlong dots sa gilid na yan. Basta may tatlong dots dyan. Then, scroll pababa. Hanapin nyo itong help and support. Hanapin nyo po yan. Click nyo po yan.
Pag-click nyo po yan, ang lalabas po ay ganito. Help Center, Support Inbox, Report Problem, Terms and Policies. So, ang gawin nyo po ay i-click nyo po itong Report a Problem. So, i-click natin po yan. Pagka-click po nyan, ay i-shake po natin. Then, paka-shake po kasi i-shake daw. Then, yan, i-shake, shake daw. Yan. Kapag niya report a problem then, okay. Kapag in-okay na natin yun, guys, wait lang, hindi na gumagana. Report a problem. Hindi siya gumagana, guys, wait. Report a problem. Hindi siya gumagana dito. So, ang gawin natin, guys, muna ay i-back natin. Punta tayo dun sa isa kong account. I-log out naman natin to. Itong account ko, i-log out natin to. Para makita nyo kung paano talaga siya. Kasi yung sa isa kong account, wala yung ano, professional mode na yun. Hindi ko pa yun na-turn on. So, eto, punta tayo dito sa account kong isa. Tayo sa account kong isa. So, ayun guys. Tignan nyo ang pinagkaiba niya. Tignan nyo guys, dito pa lang, makikita nyo na na iba yung ano ko, iba yung account ko dito. So, pag-click nyo yan, so, ganito yung kalabasan niya. Then, i-click nyo to guys. Kasi, wait, kasi ito nga, wala tong professional mode sa akin. Wala tong professional mode. Si iba yung ano, iba yung account ko dito. Edit profile, hindi nakalagay dito yung ano, yung parang may tornilyo, di ba? Yung sa account ko isa may tornilyo. Tignan nyo dito, pag linik ko tong tatlong dot sa gilid, wala siyang professional mode. Kung napapansin nyo, dito dapat sa next na privacy, nandito yung professional mode ko. So, wala. So, ang gagawin ko ay ganito. Ibabalik ko yan, pupunta ako dito sa taas. Dito, pupunta ako dito. Sa tatlong line na yan sa gilid. Then, pakapunta ko dyan, scroll ko pababa. Then, ito nga, i-click natin tong ano, ito, help and support. I-click natin yan. So, pakaklik natin yan, ito, report a problem. Report a problem yung gawin natin, kasi wala. Then, yeah, report a problem. Click natin yung report a problem. Then, antayin lang natin, kasi hindi lahat nagmamadali. So, yan. Include report. Click natin to guys. Include report. Yan. Then, pag nandito na tayo guys, hanapin natin tong profile. Hanapin natin profile. Ito, hanapin na. Pag nakuha nyo tong profile na to, yan, ganyan kasi hinanap ko dati, profile. I-click nyo yan. Kapag na-click nyo yan, yan, sabi daw dyan, send report, describe the issue. So, ilagay nyo dyan. Sa akin, linagay ko dati, ano, please update. Seko, please update my Facebook profile to have professional mode. Professional mode on setting. Yan. Then, i-click nyo, i-submit nyo. I-click nyo to guys. I-click nyo to. I-click ko tong send. So, i-send ko yan kasi wala ako. Gusto ko talagang ano. Gusto ko talagang magkaroon ng professional mode to kasi return natin. Then, ayun. Thanks for your feedback. Helps to prove. Sabi daw nila. Basta, ayun na yan. So, ayun. Mag-aantay na lang tayo guys. Nang ilang araw ata yan. Then, i-log out na muna natin to. And, i-log in natin ulit. Yun lang ang naging option ko dati. Pero nung linagin ko, wala pa talaga siyang professional mode. So, ang ginawa ko ay pumunta ako, another option na, pumunta ako sa, ano, sa Play Store. Then, in-update ko yung Facebook app ko. Kasi minsan, talagang update yung Facebook app. Kasi, kapag in-update natin yon, magkakaroon na ng setting or magkakaroon na ng panibagong features ang ating Facebook. So, ayun nga guys, ha, tandaan nyo, dapat, yung pinagkaiba kapag naka-turn on na yung professional mode mo, ito, dapat nakalagay dito, add story and edit profile. Kasi tignan nyo, yung pinagkaiba, i-back natin to.
Then ilag out natin and punta tayo doon sa dating kong account. Wait lang. Para malaman nyo talaga kung ano pinagkaiba. Kasi pag hindi nyo tinurn on yung professional mode mo, sayang naman. Imbis na kumita yung account mo habang nagbabawad ka sa cellphone, habang lagi ka nag-upload. Masasayang lang kasi hindi ka naman talaga nag-upload ng ano. Hindi mo na turn on yung ano, professional mode mo. So ayun, tignan nyo dito guys. Yung pinagkaiba niya. Wait. I-click natin to. See? Ang pinagkaiba niya. Add story and view tools. Yung pinagkaiba niya. So, sana guys, nakatulong tong videos ko para magkaroon kayo ng extra income habang nag-online kayo gamit lamang po ang Facebook account nyo. Kahit wala kayong in-upload na, ano, kahit wala pala kayong ano, page. Kasi sabi nila, kumikita lang daw sa Facebook kapag meron kang page, which is wrong. Kikita ka rin sa Facebook, kahit Facebook lang. Habang nag-upload ka ng videos mo na maikli, dun sa ano mo, sa reels mo, and sa mga ano mo, sa mga videos and post mo sa wall na Facebook. Then by the way guys, mamomonetize lang pala ang ano nyo, ang videos nyo na ina-upload sa Reels and sa Facebook kapag walang copyright. Ha? Huwag kayong mag-upload ng galing sa TikTok or may mga sign ng ibang app kasi hindi yon eligible na mamonetize ang inyong mga ano, videos na ina-upload kay Facebook. Kasi guys, ang namamonetize lang sa mga videos na ina-upload kay Facebook ay hindi lahat. By videos po yung namamonetize na pwede magkaroon ng star at magkaroon ng ads. Ha, tandaan nyo, hindi lahat ng ibig sabihin nabigyan ka ng opportunity na magkaroon ng star kada videos, lahat na mamamonetize. Hindi lahat mamamonetize sa by videos. Kasi kapag mayroong copyright, hindi po yun i-grant na mamonetize yung videos mo. Kaya per videos po yung monetization mo. So that's it for today guys. Sana nakatulong aking videos para magkaroon ng kita kayo. So, pa-like and subscribe mo lang po para po updated po kayo sa mga upcoming videos ko kung paano po kumita. So, thank you for watching!